na Hammer na sa Texas, Amerika, sa USA. Ito naman FPJ sa Canada, si Sir. Tapos bukod pa yung nandun sa likod, si Sir Nick Garcia nasa barko. Ayan, saka ito kay Sir din, Nick Garcia nasa barko din yan. Isa lang. Pwede ka daw ba gumawa ng three wheel para sa mga PWD? Three wheel? Oo. Pwede, ang problema mo, sa ngayon hindi natin matututukan kasi marami tayong order na unit ngayon eh. Katunayan niya, kagabi meron tayong kausap, kababayan natin, pero naka-destino siya sa New Zealand. Meron kaming plano na gamuha ng mga kaha ng, kung palang ito, proposal palang ito, kaha ng mga Wrangler, dadaling sa New Zealand. Kasalukuyan palang inaayos ng mga kapobre, nagbabalik na naman tayo dito sa Chromax Motor, syempre kasama natin si Kuya Adel. Ang magpapaliwanag sa mga other type jeep na ginawa noon at yung mga PUGs na ginagawa ngayon. Okay? Ginagawa ngayon. Sige. Okay. So, ayun, ipapaliwanag ni Kuya Adel. Dito tayo mag-uumpisa. Dito tayo kukuan, ipapaliwanag ko yung mga ginawa noong una. Okay. Tapos sa mga interesado na magpagawa sa ating mga other type jeep, ang address natin ay Malagasang, First Imus, Cavite. Pedro Reyes Street, tapos ang telephone number natin nandiyan nakalagay. Pakitawagan na lang po ang telephone number ni Kuya Adel or ayan. PM send kayo sa kanyang Facebook Messenger, Adel Ladignon. Ayun po. Okay, isang magandang hapon po sa inyo lahat. Muli ay nandito na naman kami ni Makapobre. Magbibigay tayo ng konting detalye tungkol sa kumbaga ang paliwanag natin yan ay history. History to. Yung unang ginawa ng mga early 90s pa hanggang sa ngayon. Okay, umpisa natin sa early 90s. Nag-umpisa tayo sa PUJ. Passenger Utility Jeepney yan. O vehicle. Puro PUJ ang ginagawa natin ng araw kami. Wala kami ginagawang mga OTJ. Wala niyan. Puro jeep na pampasahero. Kaya dyan ako nahasa sa mga jeep na pampasahero. No? Napakalakas niya nung early 90s. Puro jeep, walang halo. Pagkatapos ng mga ilang taon na dumaan, lumakas naman itong OTJ, owner type chip. Lumakas yan. Hanggang sa yan, nagtuloy-tuloy hanggang ngayon. No? Tuloy-tuloy hanggang ngayon yan. Ang nawala, ang naglaho itong PUJ gawa ng modernization. Yun, kasi nagbabago panahon eh. Kaya ang nangyayari, pati takbo ng negosyo, nagbabago. Nagpapalit-palitan, umiikot. Meron ding pagkakataon itong mga early 2010 yata yun o 2015 ganyan. Pumasok naman sa atin ng mga Elf at saka Canter. Ang ginagawa naman natin ngayon, galing Japan, right hand drive yan eh no. Ililipat natin sa left hand, i-convert. Makagawa tayo dito ng mga 10 unit. Kumbaga, dumaan lang tawag ng panahon. Nung panahon kasi yung COVID eh. COVID, walang masyadong gawa. Walang, at saka modernization, wala na masyadong nagpapagawa ng PUJ. Para hindi lang mamatay ang negosyo ng sasakyan o ng talyer, kasi kailangan magtuloy-tuloy. Dahil pag hindi nagtuloy-tuloy, walang income, walang pagkain. Kaya ang nangyari, related naman yung pag-convert ng ELP sa trabaho namin. Kaunting adjustment lang naman yun eh. Pag-aaralan mo lang na i-convert yung kanan, right-hand drive sa left-hand drive. Awan ng Diyos, nakaraos yung 10 unit. Ayun, na-perfect naman natin ang trabaho. Pagkaraan nun, nawala na yung COVID, bumalik na. Bumalik na, balik tayo sa OTJ, tsaka dito sa mga restoration. Ito na nga ngayon, nagre-restore na tayo ng mga Hammer, ng mga Land Cruiser, Wrangler, yan ang usong-usong ngayon dito eh. Yan ang malakas sa amin ngayon. True. Ito, kamukha ito, Hammer. Dalawa yan, meron pang isa ron. Yan ang usong-usong ngayon. Nare-restore natin. Gawa ng paglalive natin sa YouTube, sa Facebook. Naiimbitahan natin ng mga kababayan natin o mga nasa abroad na yung kanilang lumang sasakyan, pagka napanood tayo, nakikita nare-restore, gumaganda. Nahihikayat sila, kaya sila nagpapagawa. Tsaka hindi lang nang sa Pilipinas nagkakaroon ng restoration. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa Amerika. Ayan, pati sa Amerika, sa New Zealand. Puro restoration ng
habang mas maganda ang restore lalo, alam mo, mas maganda ang restore. Habang tumatanda ang sasakyan, yung mas lumang modelo, mas magandang i-restore. Kasi nare-recall yung sasakyan nung unang panahon pag na-restore na. Kaya napakaganda. Kumbaga sa kuwani, para naibalik mo yung takbo nung sasakyan na yon nung unang panahon, naibalik mo ngayon sa panahon natin. Ngayon kasi, ang tawag dito, Gen Z yata yung panahon ngayon, no? Gen Z. Merong millennial, ngayon pa naman to Gen Z. Pero hindi tayong Gen Z, mga bagong panganak ngayon. Yung kinag-usapan lang natin, yung panahon ngayon. Inire-record, ipinapalik. Ngayon naman, malakas tayo dito sa pag-restore nito. Tapos, gumagawa rin tayo ng, eh, kamukha niyang Land Cruiser na yan, yung puti. Nandiyan yung materials niyan, uumpisahan sa Biyernes. Papalitan natin ang kahayan, gagawin natin pure stainless. Stainless pala yan. Ayan. Kaya sa mga interesado, sa mga gustong magpa-restore, gumagawa ko kami ng bagong kahan ng Land Cruiser, Wrangler. Huwag lang itong Hammer. Kasi ang Hammer masyadong matrabaho. Marami siyang naka-emboss. Mahirap to. Ayan, kamukha niya, medyo mahirap gawin yan. Kaya yung ganito, restore lang, hindi kami nagagawa ng bago. Kailangan dito kasi molde. Molde siya. Pag mano-mano, pwede rin. Kaso hindi ganun ka, hindi kagandahan ng kalalabasan. Okay. Bumper yung ginawa, no? Oo, yan. Hindi pa final yan. Kasi nung maikabit yan, hindi kukursinado yung forma. Babaguhin ko design. Habang hindi pa siya napipinturahan. Nagagawa rin tayo ng kwan. Marami tayong nagagawang L300. Ginawa nating pure stainless. Lalong-lalo na sa mga nag-iisda. Tapos yung mga, ang pinakamarami nating nagawa, alam mo ko, no, yung L300, ginawa natin ng bagong kaha, kinukuha yung, hindi isda, ang ikinakarya, isda. Pero isda na hindi pangkain, panlagay sa aquarium, dinadala sa Japan at saka sa Amerika. Marami tayong nagawang ganyan, L300, ginawa natin pure stainless yung pinaka kaha niya, yung panlikod. Yun. Tapos mga truck, marami din tayong nagawa niyan, kargahan ng baboy, o kaya ng mga fresh food, kinukuha sa Monterrey, marami tayong nagawa niyan. Ang pinakakuha kasi ng trabaho natin, hindi basta repair eh. Fabrication, ipapabricate tayo. Kung ano gusto nung nagpapagawa, tinatanggap natin, kung kayang gawin. Pero kung ganito, ikaw ko nga, hindi masyado kung tinatanggap kung ganito na bagagawa ng bago. Pwede kami restore lang. Ang kaya natin gawin bago, na talagang bago ha, PUJ, jeepney yun, jeepney, OTJ, owner type jeep, mga AJ40, nga Toyota Land Cruiser, Wrangler, ayan, gumagawa tayo ng bagong kahan yun. Pwede natin silang iikutan yan para makita ng mga subscriber mo na yung mga ginagawa natin. Karamihan naman dito sa ginagawa natin, order ng nasa abroad. Kaya kamukha nito. Nasa Riyadh ang may-ari niyan, si Sir Prince. Yung stainless. Yung dilaw na Hammer, nasa Texas, Amerika, sa USA. Ito naman ang FPJ, nasa Canada, si Sir. Tapos, bukod pa yung nandun sa likod. Si Sir Nick Garcia, nasa barko. Ayan, saka ito, kay Sir din, Nick Garcia, nasa barko din yan. Isa lang may-ari. Ituro mo sila para makita nila yung... Kaya mamaya, ikutak ko na lang. Yung ginagawa natin. Papakita naman natin dito. Yun. Palagay ko, yun lang ang maipapaliwanan natin sa kanila. May nagtatanong na pwede ka daw ba gumawa ng 3-wheel para sa mga PWD? 3-wheel? Pwede. Ang problema mo, sa ngayon, hindi natin matututukan kasi marami tayong order na unit ngayon eh. Katunayan niya, kagabi, meron tayong kausap. Kababayan natin, pero naka-destino siya sa New Zealand. Meron kaming plano na gamuha ng mga kahanang, kung palang ito, proposal palang ito, kahanang mga Wrangler, dadaling sa New Zealand. Kasalukuyan palang inaayos ng mga dokumento ba? Kasi dadaan sa kanya, sa custom, kung paano ang proseso. Okay. Kung sakasakali at mag-materialize, ayan, gagawa tayo ng mga ilang unit yan. Sabihin natin mga 10. I-export natin sa... Maganda. Oo, yun. Kaya yung mga offer na job offer sa ating ibang customer, hindi ko masyadong matanggap. Ayaw ko rin kasing mapahiya sa kanila eh. Tatanggapin ko, hindi ko nang mahihipo.
Tutok. Gagani sila sa akin. Tutok ka muna sa ano, sa mga naunang magpagawa no. Oo, gusto ko kasi bago tumanggap ng iba. Tapos muna to. Oo. Mayarap pa siya yung maiipon, hindi mahihipo. Yan ang pinagmumulan ng problema ng talyer. Noong araw pa, yan ang problema ng talyer eh. Iniwasan ko yung ganyan. Sakit yan eh, yung ganyan. Yan ang iwasan natin. Kumbaga, makontento ka. Buoni nandiyan, makontento ka, okay na yun. Masaya na ako ron. Yan po. Okay, paalam naman tayo. Okay. Isang magandang hapon. Naligaw sa atin si Makapobre. Busy lang. Nami-miss na siya ng kanyang mga subscriber. Oo, busy lang sa trabaho. At medyo konto eh, kumbaga sa turista to eh. Laging nagtutur sa iba't ibang lugar. Okay, maganda ka po. Si Kuya Adel, salamat po. Kinis na oh. Para ng salamin to ah. Pwede palang gawin salamin to, ano? Oh? Medyo malabo nga lang. Yan. Okay na yung siding niya. Lagayan ng mga pinto. Ayos na. Pure door. Pure stainless body. Wrangler na with aircon. Automatic transmission pala ito. Ito po ay inaabot ng 900,000. Bagong chassis. Ayan, bagong chassis. Habang-haba. Tingnan natin yung chassis. Oh. Ito yung pinakamahabang Wrangler. Etong Tamiya na nakikita nyo mga idol, ito yung pinakamura nating maibablog ngayon sa lahat ng Tamiya. Ang makina nito ay Toyota 4K 4-speed. Ayan, pure stainless, naka-offset. Ang mags nito, ang sukat ay 13 by 50. Ito ay naka-box type, running condition. Andito to sa malagasang 1C, Imus, Cavite. Ayan, mura na to sa 220,000, negotiable pa. Maaari pa nating bawasan kahit konti. Ayan, kung nakita nyo, naka-4 stud. Ito yung sukat ng ating gulong. Ayan yung mga pangilalim natin. Pinturado. Ayan, meron siyang stabilizer. Ito naman yung tsura sa harapan at yung bumper. Ito yung makina nito at yung battery nito kinuha lang pinalit sa isang owner para patakbuhin yung isa. Pero running condition po ito. Ayan, ang ating radiator. Meron takip. At cover na rin ng bull bar. So ito naman ang tsura sa likod, sa gilid. At ito, available pa rin yung ating kotse na Toyota Vios automatic transmission, 2014 model, registrado. Ayan, nandito pa rin to sa malagasang 1C Imus Cavite. At meron pa tayo ditong owner type Jeep na single cab na Toyota 4K 5-speed. Ayan, ang negotiable price ng ating owner type Jeep na pure stainless body ay 175,000 pesos. Ito na Hammer nasa Texas, Amerika, sa USA. Ito naman FPJ sa Canada, si Sir. Tapos bukod pa yung nandun sa likod, si Sir Nick Garcia nasa barko. Ayan, saka ito kay Sir din, Nick Garcia nasa barko din yan. Isa lang. Pwede ka daw ba gumawa ng 3-wheel para sa mga PWD? 3-wheel? Oh. Pwede, ang problema mo, sa ngayon hindi natin matututukan kasi marami tayong order na unit ngayon eh. Katunayan niya, kagabi meron tayong kausap, kababayan natin, pero naka-destino siya sa New Zealand. Meron kaming plano na gamuha ng mga kahanang kung pa lang ito, proposal pa lang ito, kahanang mga Wrangler, dadali sa New Zealand. Kasalukuyan pa lang
inaayos ang mga kapobre, nagbabalik na naman tayo dito sa Cromax Motor. Siyempre kasama natin si Kuya Adel ang magpapaliwanag sa mga other type jeep na ginawa noon at yung mga PUGs na ginagawa ngayon. Okay? Ginagawa ngayon. Sige. Okay. So, ayun, ipapaliwanag ni Kuya Adel. Dito tayo mag-uumpisa. Dito tayo kukuhan, ipapaliwanag ko yung mga ginawa noong una. Okay. Ito po sa mga interesado na magpagawa sa ating mga owner type jeep, ang address natin ay Malagasang, First Imus, Cavite, Pedro Reyes Street. Tapos ang telephone number natin nandiyan nakalagay. Pakitawagan na lang po ang telephone number ni Kuya Adel or ayun. PM send kayo sa kanyang Facebook Messenger, Adel Ladignon. Ayun po. Okay, isang magandang hapon po sa inyo lahat. Muli ay nandito na naman kami ni Makapobre. Magbibigay tayo ng kaunting detalye tungkol sa, kumbaga, ang paliwanag natin yan ay history. History to. Yung unang ginawa nung mga early 90s pa hanggang sa ngayon. Okay, umpisa natin sa early 90s. Nag-umpisa tayo sa PUJ. Passenger Utility Jeepney yan. O vehicle. Puro PUJ ang ginagawa natin ng araw kami. Wala kami ginagawang mga OTJ. Wala niyan. Puro jeep na pampasahero. Kaya dyan ako nahasa sa mga jeep na pampasahero, no? Napakalakas niya nung early 90s. Puro jeep, walang halo. Pagkatapos ng mga ilang taon na dumaan, lumakas naman itong OTJ, Owner Type Jeep. Lumakas yan. Hanggang sa yan, nagtuloy-tuloy hanggang ngayon, no? Tuloy-tuloy hanggang ngayon yan. Ang nawala, ang naglaho itong PUJ gawa ng modernization. Yun, kasi nagbabago panahon eh. Kaya ang nangyayari, pati takbo ng negosyo, nagbabago. Nagpapalit-palitan, umiikot. Meron ding pagkakataon itong mga early 2010 yata yun, o 2015, ganyan. Pumasok naman sa atin ng mga Elf at saka Canter. Ang ginagawa naman natin ngayon, galing Japan, right-hand drive yan eh, no? Ililipat natin sa left-hand, i-convert. Nakagawa tayo dito ng mga 10 unit. Kumbaga, dumaan lang tawag ng panahon. Nung panahon kasi yung COVID eh. COVID, walang masyadong gawa. Walang, at saka modernization, wala na masyadong nagpapagawa ng PUJ. Para hindi lang mamatay ang negosyo ng sasakyan o ng talyer, kasi kailangan magtuloy-tuloy. Dahil pag hindi nagtuloy-tuloy, walang income, walang pagkain. Kaya ang nangyari, related naman yung pag-convert ng ELP sa trabaho namin. Kaunting adjustment lang naman yun eh. Pag-aaralan mo lang na i-convert yung kanan, right-hand drive sa left-hand drive. Awa ng Diyos, nakaraos yung 10 unit. Ayun, na-perfect naman natin ang trabaho. Pagkaraan nun, nawala na yung COVID, bumalik na. Bumalik na, balik tayo sa OTJ, tsaka dito sa mga restoration. Ito na nga ngayon, nagre-restore na tayo ng mga Hammer, ng mga Land Cruiser, Wrangler. Yan ang usong-usong ngayon dito eh. Yan ang malakas sa amin ngayon. Sure. Ito, kamukha ito, Hammer. Dalawa yan, meron pang isa ron. Yan ang usong-usong ngayon. Nare-restore natin. Gawa ng paglalive natin sa YouTube, sa Facebook. Naiimbitahan natin ng mga kababayan natin o mga nasa abroad na yung kanilang lumang sasakyan, pagka napanood tayo, nakikita nare-restore, gumaganda. Nahihikayat sila, kaya sila nagpapagawa. Tsaka hindi lang nang sa Pilipinas nagkakaroon ng restoration. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa Amerika. Ayan, pati sa Amerika, sa New Zealand, puro restoration ng habang mas maganda ang restore lalo. Alam mo, mas maganda ang restore. Habang tumatanda ang sasakyan, yung mas lumang modelo, mas magandang restore. Kasi nare-recall yung sasakyan ng unang panahon pag na-restore na. Kaya napakaganda. Kumbaga sa kwani, para na ibalik mo yung takbo nung sasakyan na yon nung unang panahon, na ibalik mo ngayon sa panahon natin ngayon kasi ang tawag dito. Gen Z yata yung panahon ngayon eh, no? Gen Z. Merong millennial, ngayon panahon to Gen Z. Pero hindi tayong Gen Z, mga bagong panganak ngayon. Yung pinag-usapan lang natin, yung panahon ngayon. Inire-recall, ipinapalik. Ngayon naman, malakas tayo dito sa pag-restore nito. Tapos, gumagawa rin tayo ng eh, kamukha niyang Land Cruiser na yan, yung puti. Nandiyan yung materials niyan, uumpisa sa Biyernes.
papalitan natin ng kahayan, gagawin natin pure stainless. Stainless pala yan. Kaya sa mga interesado, sa mga gustong magpa-restore, gumagawa ko kami ng bagong kahan ng Land Cruiser, Wrangler. Huwag lang itong Hammer. Kasi ang Hammer masyadong matrabaho. Marami siyang naka-emboss. Mahirap to. Ayan, kamukha niya, medyo mahirap gawin yan. Kaya yung ganito, restore lang, hindi kami nagagawa ng bago. Kailangan dito kasi molde. Molde siya. Pag mano-mano, pwede rin. Kaso hindi ganun ka, hindi kagandahan ng kalalabasan. Okay. Bumper yung ginawa, no? Oo, yan. Hindi pa final yan. Kasi nung maikabit yan, hindi kukursinado yung forma. Babaguhin ko design. Habang hindi pa siya napipinturahan. Nagagawa rin tayo ng kwan. Marami tayong nagagawang L300. Ginawa natin pure stainless. Lalo-lalo na sa mga nag-iisda. Tapos yung mga, ang pinakamarami natin nagawa, alam mo ko, no, yung L300, ginawa natin ng bagong kaha, kinukuha yung, hindi isda, ang ikinakarya, isda. Pero isda na hindi pangkain, panlagay sa aquarium, dinadala sa Japan at saka sa Amerika. Marami tayong nagawa ganyan L300, ginawa natin pure stainless yung pinaka kaha niya, yung panlikod. Yun. Tapos mga truck, marami din tayong nagawa niyan, kargahan ng baboy, o kaya ng mga press food, kinukuha sa Monterrey, marami tayong nagawa niyan. Ang pinakakuha kasi ng trabaho natin, hindi basta repair eh. Fabrication, ipapabricate tayo. Kung ano gusto nung nagpapagawa, tinatanggap natin, kung kayang gawin. Pero kung ganito, ikaw ko nga, hindi masyado kung tinatanggap kung ganito na bagagawa ng bago. Pwede kami restore lang. Ang kaya natin gawin bago, na talagang bago ha, PUJ, jeepney yun, jeepney, OTJ, owner type jeep, mga AJ40, nga Toyota Land Cruiser, Wrangler, ayan, gumagawa tayo ng bagong kahan yun. Pwede natin silang iikutan yan para makita ng mga subscriber mo na yung mga ginagawa natin. Karamihan naman dito sa ginagawa natin, order ng nasa abroad. Kaya sa mukha nito, nasa Riyadh ang may-ari niyan, si Sir Prince. Yung stainless. Yung dilaw na Hammer, nasa Texas, Amerika, sa USA. Ito naman ang FPJ, nasa Canada, si Sir. Tapos, bukod pa yung nandun sa likod. Si Sir Nick Garcia, nasa barko. Ayan, saka ito, kay Sir din, Nick Garcia, nasa barko din yan. Isa lang may-ari. Iturong sila para makita nila yung... Pero mamaya, ikutak ko na lang. Yung ginagawa natin. Papakita naman natin dito. Ayun. Palagay ko, yun lang ang maipapaliwanan natin sa kanila. May nagtatanong na pwede ka daw ba gumawa ng 3-wheel para sa mga PWD? 3-wheel? Pwede. Ang problema mo, sa ngayon, hindi natin matututukan kasi marami tayong order na unit ngayon eh. Katunayan niya, kagabi, meron tayong kausap. Kababayan natin, pero naka-destino siya sa New Zealand. Meron kaming plano na gumawa ng mga kahan ng kung pa lang ito, proposal pa lang ito. Kahan ng mga Wrangler, dadaling sa New Zealand. Kasalukuyan pa lang inaayos ang mga dokumento ba? Kasi dadaan sa kanya niya sa custom kung paano ang proseso. Okay. Kung sakasakali at mag-materialize, ayan, gagawa tayo ng mga ilang unit yan. Sabihin natin mga 10. I-export natin sa... Ay, maganda yan, maganda. Oo, yun. Kaya yung mga offer na job offer sa ating ibang customer, hindi ko masyadong matanggap. Ayoko rin kasing mapahiya sa kanila eh. Tatanggapin ko, hindi ko nang mahihipo. Gagalit sila sa akin. Tutok ka muna sa, ano, sa mga naunang magpagawa. No? Oo, gusto ko kasi bago tumanggap ng iba, tapos muna to. Mahirap kasi yung maiipo, hindi mahihipo. Yan ang pinagmumula ng problema ng talyer. Noong araw pa, yan ang problema ng talyer. Iniwasan ko yung ganyan. Sakit yan yung ganyan. Yan ang iwasan natin. Kumbaga, makontento ka. Kung alin nandiyan, makontento ka, okay na yun. Masaya na ako ron. Yan po. Okay, paalam naman tayo. Okay. Isang magandang hapon. Naligaw sa atin si mga pobre. Nami-miss na siya ng kanyang mga subscriber. Busy lang sa trabaho. At medyo kwento eh, kumbaga sa turista to eh. Laging nagtutur sa iba't ibang lugar. Okay, maganda po po. Si Kuya Adel, salamat po.
Etong Tamiya na nakikita nyo mga idol, ito yung pinakamura nating maibablog ngayon sa lahat ng Tamiya. Ang makina nito ay Toyota 4K 4-speed. Ayan, pure stainless, naka-offset. Ang mags nito, ang sukat ay 13x50. Ito ay naka-box type, running condition. Dito to sa Malagasang 1C, Imus, Cavite. Ayan, mura na to sa 220,000. Negotiable pa. Maaari pa nating bawasan kahit konti. Ayan, kung nakita nyo, naka-4 stud. Ito yung sukat ng ating gulong. Ayan yung mga pangilalim natin. Pinturado. Ayan, meron siyang stabilizer. Ito naman yung tsura sa harapan at yung bumper. Ito yung makina nito at yung battery nito kinuha lang pinalit sa isang owner para patakbuhin yung isa. Pero running condition po ito. Ayan ang ating radiator, mayroon takip at cover na rin ng bull bar. So ito naman ang tsura sa likod, sa gilid. At ito, available pa rin yung ating kotse na Toyota Vios Automatic Transmission 2014 model, registrado. Ayan, nandito pa rin to sa Malagasang 1C Imus, Cavite. At meron pa tayo ditong owner type Jeep na single cab na Toyota 4K 5-speed. Ayan, ang negotiable price ng ating owner type Jeep na pure stainless body ay 175,000 pesos. Hello na Hammer na sa Texas, Amerika, the USA. Ito naman FPJ sa Canada, si Sir. Tapos bukod pa yung nandun sa likod, si Sir Nick Garcia nasa barko. Ayan, saka ito kay Sir din Nick Garcia nasa barko din yan. Isa lang. Pwede ka daw ba gumawa ng 3-wheel para sa mga PWD? 3-wheel? Oo. Pwede, ang problema mo sa ngayon hindi natin matututukan kasi marami tayong order na unit ngayon eh. Katunayan niya, kagabi meron tayong kausap kababayan natin, pero naka-destino siya sa New Zealand. Meron kaming plano na gamuha ng mga kaha ng kung pa lang ito, proposal pa lang ito, kaha ng mga Wrangler, dadaling sa New Zealand. Kasalukuyan pa lang inaayos ng mga kapobre, nagbabalik na naman tayo dito sa Chromax Motor. Siyempre kasama natin si Kuya Adel ang magpapaliwanag sa mga other type Jeep na ginawa noon at yung mga PUGs na ginagawa ngayon. Okay. Ginagawa ngayon. Sige. Okay. So, ayun, ipapaliwanag ni Kuya Adel. Dito tayo mag-uumpisa. Dito tayo kukuha, ipapaliwanag ko yung mga ginawa nung una. Okay. Tapos sa mga interesado na magpagawa sa ating mga owner type Jeep, ang address natin ay Malagasang, First Imus, Cavite, Pedro Reyes Street. Tapos ang telephone number natin nandiyan nakalagay. Pakitawagan na lang po ang telephone number ni Kuya Adel or ayun. PM send kayo sa kanyang Facebook Messenger. Adel Ladignon. Ayun po. Okay, isang magandang hapon po sa inyo lahat. Muli ay nandito na naman kami ni Makapobre. Magbibigay tayo ng konting detalye tungkol sa, kumbaga, ang paliwanag natin yan ay history. History to. Yung unang ginawa ng mga early 90s pa hanggang sa ngayon. Okay, umpisa natin sa early 90s. Nag-umpisa tayo sa PUJ. Passenger Utility Jeepney yan. O vehicle. Puro PUJ ang ginagawa natin ng araw kami. Wala kami ginagawang mga OTJ, wala niyan. Puro jeep na pampasahero. Kaya diyan ako nahasa sa mga jeep na pampasahero, no. Napakalakas niya nung early 90s. Puro jeep, walang halo. Pagkatapos ng mga ilang taon na dumaan, lumakas naman itong OTJ, owner type jeep. Lumakas 'yan. Hanggang sa ayan nagtuloy-tuloy hanggang ngayon, no. Tuloy-tuloy hanggang ngayon yan. Ang nawala, ang naglaho itong PUJ gawa ng modernization. Yun, kasi nagbabago panahon eh. Kaya ang nangyayari,
pati takbo ng negosyo, nagbabago. Nagpapalit-palit yan, umiikot. Meron ding pagkakataon itong mga early 2010 yata yun, o 2015, ganyan. Pumasok naman sa atin ng mga elk at saka canter. Ang ginagawa naman natin ngayon, galing Japan, right hand drive yan, eh, no? Ililipat natin sa left hand, i-convert. Nakagawa tayo dito ng mga 10 unit. Kumbaga, dumaan lang tawag ng panahon. Nung panahon kasi yung COVID, eh. COVID, walang masyadong gawa. Walang, at saka modernization, wala na masyadong nagpapagawa ng PUJ. Para hindi lang mamatay ang negosyo ng sasakyan o ng talyer, kasi kailangan magtuloy-tuloy. Hmm. Dahil pag hindi nagtuloy-tuloy, walang income, walang pagkain. Kaya ang nangyari, related naman yung pag-convert ng ELP sa trabaho namin. Kaunting adjustment lang naman yun, eh. Pag-aaralan mo lang na i-convert yung kanan, right-hand drive sa left-hand drive. Awa ng Diyos, nakaraos yung 10 unit. Ayun, na-perfect naman natin ang trabaho. Pagkaraan nun, nawala na yung COVID, bumalik na. Bumalik na. Balik tayo sa OTJ, tsaka dito sa mga restoration. Ito na nga ngayon, nagre-restore na tayo ng mga Hammer, ng mga Land Cruiser, Wrangler. Iyan ang usong-usong ngayon dito, eh. Iyan ang malakas sa amin ngayon. Sure. Ito, kamukha ito, Hammer. Dalawa yan, meron pang isa ron. Iyan ang usong-usong ngayon, nare-restore natin. Gawa ng pagla-live natin sa YouTube, sa Facebook. Naiimbitahan natin ng mga kababayan natin, ng mga nasa abroad, na yung kanilang lumang sasakyan, pagka napanood tayo, nakikita nire-restore, gumaganda. Nahihikayat sila, kaya sila nagpapagawa. Tsaka hindi lang sa Pilipinas nagkakaroon ng restoration. Hindi lang sa Pilipinas. Pati sa Amerika. Ayan, pati sa Amerika. Sa New Zealand. Puro restoration ng... Habang mas maganda ang restore lalo. Alam mo, mas maganda ang restore. Habang tumatanda ang sasakyan, yung mas lumang modelo, mas maganda ang restore. Kasi nare-recall yung sasakyan nung unang panahon pag na-restore na. Kaya napakaganda. Kumbaga sa kwani, para naibalik mo yung takbo nung sasakyan na yun, nung unang panahon, naibalik mo ngayon sa panahon natin. Ngayon kasi, ang tawag dito, Gen Z yata yung panahon ngayon, eh, no? Gen Z. Merong millennial, ngayon panahon to, Gen Z. Pero hindi tayong Gen Z, mga bagong panganak ngayon. Yung kinag-usapan lang natin, yung panahon ngayon. Inire-record, ipinapalik. Ngayon naman, malakas tayo dito sa pag-restore nito. Tapos, gumagawa rin tayo ng, ayan, kamukha niyang Land Cruiser na yan, yung puti. Nandiyan yung materials niyan, uumpisahan sa Biyernes. Papalitan natin ng kahayan, gagawin natin pure stainless. Stainless pala yan. Ayan. Kaya sa mga interesado, sa mga gustong magpa-restore, gumagawa ko kami ng bagong kahan ng Land Cruiser, Wrangler. Huwag lang itong Hammer. Kasi ang Hammer, masyadong matrabaho. Marami siyang naka-emboss. Mahirap to. Ayan, kamukha niya, medyo mahirap gawin yan. Kaya, yung ganito, restore lang, hindi kami nagagawa ng bago. Kailangan dito kasi molde. Molde siya. Pag mano-mano, pwede rin. Kaso, hindi ganun ka, hindi kagandahan ng kalalabasan. Okay. Bumper yung ginawa, no? Oo, yan. Hindi pa final yan. Kasi, nung maikabit yan, hindi kukursunado yung forma. Babaguhin ko design. Habang hindi pa siya napipinturahan. Nagagawa rin tayo ng kwan. Marami tayong nagagawang L300. Ginawa nating pure stainless, lalong-lalo na sa mga nag-iisda. Tapos yung mga, ang pinakamarami nating nagawa, alam mo ko, no, yung L300, ginawa natin ng bagong kaha. Kinukuha yung, hindi isda, ang ikinakarya, isda. Pero isda na hindi pangkain. Panlagay sa aquarium, dinadala sa Japan at saka sa Amerika. Marami tayong nagawang ganyan L300. Ginawa nating pure stainless yung pinaka... kaha niya, yung panlikod. Yun. Tapos mga truck, marami din tayong nagawa niyan. Kargahan ng baboy, o kaya yung mga fresh food, kinukuha sa Monterey. Marami tayong nagawa niyan. Ang pinakakuha kasi ng trabaho natin, hindi basta repair, eh. Fabrication, ipapabricate tayo. Kung ano gusto nung nagpapagawa, tinatanggap natin kung kayang gawin.
Pero kung ganito, ikaw ko nga, hindi masyado kung tinatanggap kong ganito na gagawa ng bago. Pwede kami restore lang. Ang kaya natin gawin bago, na talagang bago ha, PUJ, jeepney yun, jeepney, OTJ, owner type jeep, mga NJ40, mga Toyota Land Cruiser, Wrangler, ayan, gumagawa tayo ng bagong kahon yun. Pwede natin silang iikutan yan para makita ng mga subscriber mo na yung mga ginagawa natin. At karamihan naman dito sa ginagawa natin, order ng nasa abroad. Mm. Kaya kamukha nito, nasa Riyadh ang may-ari niyan, si Sir Prince. Itong stainless. Yung dilaw na hammer, nasa Texas, Amerika, sa USA. Ito naman FPJ, nasa Canada, si Sir. Tapos, bukod pa yung nandun sa likod. Si Sir Nick Garcia, nasa barko. Ayan, saka ito, kay Sir din, Nick Garcia, nasa barko din yan. Isa lang may-ari. Mm. Ituro mo sila para makita nila yung... Pero mamaya, ikutak ko na lang. Yung ginagawa natin. Papakita naman natin dito. Yun. Palagay ko, yun lang ang maipapaliwanan natin sa kanila. May nagtatanong na pwede ka daw ba gumawa ng three-wheel para sa mga PWD? Three-wheel? Pwede. Ang problema mo, sa ngayon, hindi natin matututukan kasi marami tayong order na unit ngayon eh. Katunayan niya, kagabi, meron tayong kausap. Kababayan natin, pero naka-destino siya sa New Zealand. Meron kaming plano na gamuha ng mga kahanang kung palang ito, proposal palang ito, kahanang mga Wrangler dadaling sa New Zealand. Kasalukuyan palang inaayos ng mga dokumento ba? Kasi dadaan sa kanya eh, sa custom kung paano ang proseso. Okay. Kung sakasakali at mag-materialize, ayan, gagawa tayo ng mga ilang unit yan. Sabihin natin mga 10. I-export natin sa... Maganda. Oo, yun. Kaya yung mga offer na job offer sa ating ibang customer, hindi ko masyadong matanggap. Ayoko rin kasing mapahiya sa kanila eh. Tatanggapin ko, hindi ko nang mahihipo. Gagalit sila sa akin. Tutok ka muna sa ano, sa mga naunang magpagawa. No? Oo, gusto ko kasi bago tumanggap ng iba, tapos muna to. Mahirap kasi yung maiipo, hindi mahihipo. Yan ang pinagmumulan ng problema ng talyer. Noong araw pa, yan ang problema ng talyer eh. Iniiwasan ko yung ganyan. Sakit yan eh, yung ganyan. Yan ang iwasan natin. Kumbaga, makontento ka. Buoni nandiyan, makontento ka. Okay na yun. Masaya na ako ron. Yan po. Okay, paalam naman tayo. Okay. Isang magandang hapon. Naligaw sa atin si mga pobre. Nami-miss na siya ng kanyang mga subscriber. Busy lang sa trabaho. At medyo kwento eh, kumbaga sa turista to eh. Laging nagtutur sa iba't ibang lugar. Okay, maganda ka po. Si Kuya Adel, salamat po. Etong Tamiya na nakikita nyo mga idol, ito yung pinakamura nating maibablog ngayon sa lahat ng Tamiya. Ang makina nito ay Toyota 4K 4-speed. Ayan, pure stainless, naka-offset. Ang mags nito, ang sukat ay 13 by 50. Ito ay naka-box type, running condition. Dito to sa Malagasang 1C, Imus, Cavite. Ayan, mura na to sa 220,000, negotiable pa. Maaari pa nating bawasan kahit konti. Ayan, kung nakita nyo, naka-4 stud. Ito yung sukat ng ating gulong. Ayan yung mga pangilalim natin, pinturado. Ayan, meron siyang stabilizer. Ito naman yung tsura sa harapan at yung bumper. Ito yung makina nito at yung battery nito, kinuha lang pinalit sa isang owner para patakbuhin yung isa. Pero running condition po ito. Ayan, ang ating radiator, meron takip at cover na rin ng bull bar. So ito naman ang tsura sa likod, sa gilid. At ito, available pa rin yung ating kotse na Toyota Vios automatic transmission 2014 model, registrado. Ayan, nandito pa rin to sa Malagasang 1C Imus, Cavite. At meron pa tayo ditong owner type jeep na single cab na Toyota 4K 5 speed.
Ayan, ang negotiable price ng ating owner type Jeep na pure stainless body ay 175,000 pesos. Ito na Hammer na sa Texas, Amerika, sa USA. Ito naman FPJ sa Canada, si Sir. Tapos bukod pa yung nandun sa likod, si Sir Nick Garcia nasa barko. Ayan, saka ito kay Sir din, Nick Garcia nasa barko din yan. Isa lang. Pwede ka daw ba gumawa ng 3-wheel para sa mga PWD? 3-wheel? Oo. Pwede, ang problema mo, sa ngayon hindi natin matututukan kasi marami tayong order na unit ngayon eh. Katunayan niya, kagabi meron tayong kausap, kababayan natin, pero naka-destino siya sa New Zealand. Meron kaming plano na gamuha ng mga kaha ng, kung pa lang ito, proposal pa lang ito, kaha ng mga Wrangler, dadaling sa New Zealand. Kasalukuyan pa lang inaayos ng mga kapobre, nagbabalik na naman tayo dito sa Chromax Motor, syempre kasama natin si Kuya Adel. Ang magpapaliwanag sa mga other type Jeep na ginawa noon at yung mga PUGs na ginagawa ngayon. Okay? Ginagawa ngayon. Sige. Okay. So, ayun, ipapaliwanag ni Kuya Adel. Dito tayo mag-uumpisa. Dito tayo kukuha, ipapaliwanag ko yung mga ginawa noong una. Okay. Tapos sa mga interesado na magpagawa sa ating mga other type Jeep, ang address natin ay Malagasang, First Imus, Cavite. Pedro Reyes Street, tapos ang telephone number natin nandiyan nakalagay. Pakitawagan na lang po ang telephone number ni Kuya Adel or ayan. PM send kayo sa kanyang Facebook Messenger, Adel Ladignon. Ayun po. Okay, isang magandang hapon po sa inyo lahat. Muli ay nandito na naman kami ni Makapobre. Magbibigay tayo ng konting detalye tungkol sa kumbaga ang paliwanag natin yan ay history. History to. Yung unang ginawa ng mga early 90s pa hanggang sa ngayon. Okay, umpisa natin sa early 90s. Nag-umpisa tayo sa PUJ. Passenger Utility Jeepney yan. O vehicle. Puro PUJ ang ginagawa natin ng araw kami. Wala kami ginagawang mga OTJ. Wala yan. Puro jeep na pampasahero. Kaya dyan ako nahasa sa mga jeep na pampasahero. No? Napakalakas niya nung early 90s. Puro jeep, walang halo. Pagkatapos ng mga ilang taon na dumaan, lumakas naman itong OTJ, owner type Jeep. Lumakas yan. Hanggang sa yan, nagtuloy-tuloy hanggang ngayon. No? Tuloy-tuloy hanggang ngayon yan. Ang nawala, ang naglaho itong PUJ gawa ng modernization. Yun, kasi nagbabago panahon eh. Kaya ang nangyayari, pati takbo ng negosyo, nagbabago. Nagpapalit-palitan, umiikot. Meron ding pagkakataon itong mga early 2010 yata yun o 2015 ganyan. Pumasok naman sa atin ng mga Elf at saka Canter. Ang ginagawa naman natin ngayon, galing Japan, right hand drive yan eh no. Ililipat natin sa left hand, i-convert. Nakagawa tayo dito ng mga 10 unit. Kumbaga, dumaan lang tawag ng panahon. Nung panahon kasi yung COVID, walang masyadong gawa, walang tsaka modernization, wala na masyadong nagpapagawa ng PUJ. Para hindi lang mamatay ang negosyo ng sasakyan o ng talyer, kasi kailangan magtuloy-tuloy. Dahil pag hindi nagtuloy-tuloy, walang income, walang pagkain. Kaya ang nangyari, related naman yung pag-convert ng ELP sa trabaho namin. Kaunting adjustment lang naman yun eh. Pag-aaralan mo lang na i-convert yung kanan, right-hand drive sa left-hand drive. Awa ng Diyos, nakaraos yung 10 unit. Ayun, na-perfect naman natin ang trabaho. Pagkaraan nun, nawala na yung COVID, bumalik na. Balik tayo sa OTJ, tsaka dito sa mga restoration. Ito na nga ngayon, nagre-restore na tayo ng mga Hammer, ng mga Land Cruiser, Wrangler. Yan ang usong-usong ngayon dito eh. Yan ang malakas sa amin ngayon. Sure. Ito, kamukanto Hammer. Dalawa yan. Meron pang isa ron. Yan ang usong-usong ngayon. Nare-restore natin. Gawa ng pagla-live natin sa YouTube, sa Facebook. Nai-imbitahan natin ng mga kababayan natin o mga nasa abroad
na yung kanilang lumang sasakyan, pagka napanood tayo, nakikita ni Re-Restore, gumaganda. Nahihikayat sila, kaya sila nagpapagawa. Tsaka hindi lang sa Pilipinas nagkakaroon ng restoration. Hindi lang sa Pilipinas. Pati sa Amerika. Ayan, pati sa Amerika. Sa New Zealand. Puro restoration ng... Habang... Mas maganda ang restore lalo. Alam mo, mas maganda ang restore. Habang tumatanda ang sasakyan, yung mas lumang modelo, mas magandang i-restore. Kasi nare-recall yung sasakyan nung unang panahon pag na-restore na. Kaya napakaganda. Kumbaga sa kwan niya, para naibalik mo yung takbo nung sasakyan na yon nung unang panahon, naibalik mo ngayon sa panahon natin. Ngayon kasi, ang tawag dito, Gen Z yata yung panahon ngayon, no? Gen Z. Merong millennial, ngayon pa naman to Gen Z. Pero hindi tayong Gen Z, mga bagong panganak ngayon. Yung pinag-usapan lang natin, yung panahon ngayon. Inire-record, ipinapalik. Ngayon naman, malakas tayo dito sa pag-restore nito. Tapos, gumagawa rin tayo ng, ayan, kamukha niyang Land Cruiser na yan, yung puti. Nandiyan yung materials niyan, uumpisahan sa Biyernes. Papalitan natin ng kahayan, gagawin natin pure stainless. Stainless pala yan. Ayan. Kaya sa mga interesado, sa mga gustong magpa-restore, gumagawa ko kami ng bagong kahan ng Land Cruiser, Wrangler. Huwag lang itong Hammer. Kasi ang Hammer masyadong matrabaho. Marami siyang naka-emboss. Mahirap to. Ayan, kamukha niya, medyo mahirap gawin yan. Kaya yung ganito, restore lang, hindi kami nagagawa ng bago. Kailangan dito kasi molde. Molde siya. Pag mano-mano, pwede rin. Kaso hindi ganun ka, hindi kagandahan ng kalalabasan. Okay. Bumper yung ginawa, no? Oo, yan. Hindi pa final yan. Kasi nung maikabit yan, hindi kukursunado yung forma. Babaguhin ko design. Habang hindi pa siya napipinturahan. Nagagawa rin tayo ng kwan. Marami tayong nagagawang L300. Ginawa nating pure stainless. Lalong-lalo na sa mga nag-iisda. Tapos yung mga, ang pinakamarami natin nagawa, alam mo ko no, yung L300, ginawa natin ng bagong kaha, kinukuha yung, hindi isda, ang ikinakarya, isda. Pero isda na hindi pangkain, panlagay sa aquarium, dinadala sa Japan at saka sa Amerika. Marami tayong nagawang ganyan L300, ginawa natin pure stainless yung pinaka kaha niya, yung panlikod. Yun. Tapos mga truck, marami din tayong nagawa niyan, kargahan ng baboy, o kaya ng mga fresh food, kinukuha sa Monterrey, marami tayong nagawa niyan. Ang pinakakuha kasi ng trabaho natin, hindi basta repair eh. Fabrication, ipapabricate tayo. Kung ano gusto nung nagpapagawa, tinatanggap natin, kung kayang gawin. Pero kung ganito, ikaw ko nga, hindi masyado kung tinatanggap kung ganito na bagagawa ng bago. Pwede kami restore lang. Ang kaya natin gawin bago, na talagang bago ha, PUJ, jeepney yun, jeepney, OTJ, owner type jeep, mga NJ40, mga Toyota Land Cruiser, Wrangler, ayan, gumagawa tayo ng bagong kahan yun. Pwede natin silang iikutan yan para makita ng mga subscriber mo na yung mga ginagawa natin. At karamihan naman dito sa ginagawa natin, order ng nasa abroad. Kaya kamukha nito. Nasa Riyadh ang may-ari niyan, si Sir Prince. Itong stainless. Yung dilaw na Hammer, nasa Texas, Amerika, sa USA. Ito naman ang FPJ, nasa Canada, si Sir. Tapos, bukod pa yung nandun sa likod. Si Sir Nick Garcia, nasa barko. Ayan, saka ito, kay Sir din, Nick Garcia, nasa barko din yan. Isa lang may-ari. Ituro mo sila para makita nila yung... Pero mamaya, ikutak ko na lang. Yung ginagawa natin. Papakita naman natin dito. Yun. Palagay ko, yun lang ang maipapaliwanan natin sa kanila. May nagtatanong na pwede ka daw ba gumawa ng three-wheel para sa mga PWD? Three-wheel? Pwede. Ang problema mo, sa ngayon, hindi natin matututukan kasi marami tayong order na unit ngayon eh. Katunayan niya, kagabi, meron tayong kausap. Kababayan natin, pero naka-destino siya sa New Zealand. Meron kaming plano na gamuha ng mga kahan ng kung palang ito, proposal palang ito. Kahan ng mga Wrangler, dadaling sa New Zealand. Kasalukuyan palang inaayos ng mga dokumento ba? Kasi dadaan sa kanya, sa custom.
kung paano ang proseso. Okay. Kung sakasakali at mag-materialize, ayan, gagawa tayo ng mga ilang unit yan. Sabihin natin mga 10. Mm-hmm. I-export natin sa... Ay, maganda yan, maganda. Oo, yun. Kaya yung mga offer na job offer sa ating ibang customer, hindi ko masyadong matanggap. Ayoko rin kasing mapahiya sa kanila eh. Tatanggapin ko, hindi ko nang mahihipo. Tutok. Hindi gagalit sila sa akin. Tutok ka muna sa ano, sa mga naunang magpagawa. Oo, gusto ko kasi bago tumanggap ng iba, tapos muna to. Oo. Mayroon kasi yung maiipo, hindi mahihipo. Yan ang pinagmumula ng problema ng talyer. Nung araw pa, yan ang problema ng talyer eh. Iniwasan ko yung ganyan. Sakit yan eh, yung ganyan. Yan ang iwasan natin. Kumbaga, makontento ka. Buoli nandiyan, makontento ka, okay na yun. Masaya na ako ron. Ayun po. Okay, paalam naman tayo. Okay. Isang magandang hapon. Naligaw sa atin si mga pobre. Busy lang. Nami-miss na siya ng kanyang mga subscriber. Oo, busy lang sa trabaho. At medyo kwento eh, kumbaga sa turista to eh. Laging nagtutur sa iba't ibang lugar. Okay, magandang hapon po. Si Kuya Adel, salamat po.